Pag-ibig. Sara. Sara tsaka Marcos. Marcos. Sa palalayo. Ilocano kami. Die hard yan. Napo. Naabutan mo sirang Marshall lo? Oo naman. Pero bata pa ako, bakit lahat ba ng kan mas malala pa mga Aquino government ha? Yung ginawa nila yung building dun sa US. Nasaan napunta yung pera na yun? Opo. Eh, si Cory naman nagdinta yun eh, yung nuclear. Saan napunta yung mga materyales sa loob? Parang... Binenta nila. Parang 90% na gising na yung mga kabataan. Opo, ayan. Opo. Sila naman may gawa eh. Sila po ang may gawa na masira sila. Opo. Tignan mo na lang, di ba namatay si yung asawa ni Cora? Di ba tatlong term na ano? Ba't hindi nila na ano? Ilang makinang kan, ba't hindi nila na ipus? Ano? Si Marcos na siya talaga may gawa. Opo. Ayan. Sila may hawak na kapangyarihan. Bakit? Yun ang tanong. Malakas po ang bagyo. BBM na talaga. Magkano'ng paninira BBM kami? Magkano'ng paninira BBM pa kami? Kung ano pang sinasabi, kung ano-ano dyan na pinagsasampa, wala. Hindi kami naniniwala. BBM kami. Ayan, opo. Saan po kayo? Manalo, matalo, BBM. Manalo, matalo. Ma'am, dito ka. Para tatlo kayo. Opo. Opo, sige po. Ma'am, anong opinion nyo na gusto nilang ipa-disqualified si BBM? Wala. Basta, maski anong ipa-file nilang disqualification case, kami. Hindi po kami madi-discourage. Basta importante, nandun na yung pangalan niya sa balota. Opo, ayan. Hindi kami maniniwala rin na matatalo si Marcos. Matatalo yan kung may dayaan. Tama. Ma'am, na, ma'am, totoo po bang magnanakaw ang mga Marcos? Hindi. Ba't mo naman sasabihin? Wala naman silang pruweba. Di ba? Marami na silang penile case tungkol dyan sa magnanakaw. At saka wala nga rin silang pruweba, di ba? Marami silang penile na case. Laban sa mga Marcoses. Pero walang nangyari. Eh, yung sinasabi po nilang ill-gotten wealth ng mga Marcos. Ay, naka, hindi natin alam yan. Kayamanan nila yan bago pa naupo si Marcos daw. Yun ang nasabi naman nila. At diba, yung mga ninono. So, malakas po talaga si BBM dito, ma'am. Sa Baguio. Eh, si ma'am Lenny Robredo po. Malakas talaga. Eh, si Isko Moreno po. Ay, wala rin. BBM lang talaga BBM dito. Lahat po. Mga 10% lang siguro bubuto sa iba. BBM. Oh, 90% BBM. Buti kung 90, baka 95 ka eh. Oh. BBM. Grabe. Yan. Ano po yung masasabi niyo sa mga naninira kay BBM po? Basta pahala sila. Hingit lang sila. Okay lang sila. Wala kaming comment. Gawin nilang gusto nila, basta kami. BBM kami. BBM kami. So ipaglalaban po ninyo si BBM po? Yes, BBM talaga kami. Mas yan ang mangyari. Ayan, okay po. Thank you po. Ayan. Ma'am, ikaw, anong sabi mo kanina? Manalo, matalo, BBM kami. So, naniniwala po kayo na hindi magnanakaw ang Marcos? Hindi sila magnanakaw. Ang tunay na magnanakaw, yung nagsasabing magnanakaw sila. Yun ang tunay na magnanakaw. Ayan. So, ma'am, naabutan mo ang Marshall pala? Yes. Ayan, ito, nakaabot sa... Mga nakaabot sa martial law. Maganda po, maganda po pangit ang martial law. Sa akin, mas gusto ko ngayon ang martial law. Alam mo kung bakit? Disiplinado ang tao. Sa totoo lang. Alam mo, pag sinabi nilang huwag kang magdumi, wala ka talagang makikita dyan. Bawal magdura kung saan-saan. Eh, bakit po madami pong nagsasabi na pangit ang martial law? Madami daw pong namatay? Eh, siyempre, kung may kasalanan ka, talagang pangit sa iyo. Kung may kasalanan ka, di ba? Okay po. Kung may kasalanan ka. Pero pag law-abiding citizen ka, ma'am, walang mangyari sa'yo. Diba? Dito sa Baguio, wala ka naman nakitang... Kasi mostly dito sa Baguio noon, ang alam ko, maraming law-abiding citizen. Very good ang Baguio, ma'am, yeah, noon na martial law. When it comes to peace in order, ay, wala kang masabi dito.
lalo na sa eleksyon. Good. Ma'am, nung panahon po ni Marcos po, ni Marcos Senior, at panahon natin ngayon, mas maganda po dati o ngayon? Parehas lang. Para sa akin, mas maganda noon. Kasi alam mo kung bakit? Mura ang bilhin. Sa totoo lang noon. Mura-mura ang mag-bilhin. Mm-hmm. Ang dolyar, nagtaka lang ako ang dolyar. Ba't gaganoon? Magkano lang ang dolyar noong 1980s? Mm-hmm. Diba? Opo. Eh, yung sinasabi po nila na Marcos ang nagpapatay sa Aquino. Ayan. Wala namang pruweba na si Marcos ang nagpapatay. Mm-hmm. Diba sabi nila, ba't hindi mo tanungin kay mama mo? Sabi ni Marcos nung nagkaroon sila ng conversation ni Chris Aquino. Ang kagandaan kay Marcos, hindi nagagalit pag interview, wala. Mm-hmm. Kahit anong paninira po. Smiling. Wala ka talagang makita. Ang nasa utak lang talaga is unity ng mga Pilipino. Mm-hmm. Yun lang ang ipinapanalangin ni Marcos. Mm-hmm. Ayan. So solid po ang Baguio. Sa taong bayan talaga si Marcos. Opo, pati po daw papa niya. Talagang para sa taong bayan ang parang vision niya. Natulungan ang taong bayan. Pero sa totoo lang, iba na nasira-sira ang improvement, dapat ituloy. Opo, ma'am, speaking of mga nasira, ma'am, aware po ba kayo sa ulo ni Apo Lakay dito sa Baguio City po? Opo, ma'am, okay lang po magkwento kayo saglit kung bakit po nasira? Diba, yung pagkasira yan naman is nung time ni Aquino? Aquino. Dapat hindi nila sinira yun. Dugtungan nilang mukha nila. Kung ayaw nila yung building doon, ba't nila sinira? Bakit hindi pa ginamit? Sana ginawa nilang tourist spot yun. Yun ang purpose naman nun eh. Dapat hindi nila sinira. Pag magkakaroon po ng chance na i-restore po yung ulo ni Apo Lakay, pabor po kayo dun, ma'am. Oh, di restore nila. Pabor po kayo, ma'am. Hindi dapat kailang, dapat hindi nila sinira-sira. Kagaya ng mga works ni Marcos, na sinira nila. Oh, bakit yung mga trabaho niyang building? Diba? Pinagbibinta nung Aquino time. Kaya po. So, mas maganda po Marcos versus Aquino? Opo. Ayan. Yan, thank you po ma'am. So, BBM po kayo. Ayan, maraming salamat. Ma'am, kayo sa family? Solid BBM. Solid BBM, ayan. Ano pong masasabi niyo sa mga anti-Marcos, ma'am? Mamatay sila sa inggit. Relax lang naman sila. Masyadong paninira. Masyado, opo. Eh, may news pa po ma'am na gusto nilang ipapatay si Marcos eh. Pa-assassin. Yun nga, i-assassinate. Mm-hmm. Kung talagang si Marcos ay para sa taong bayan, bakit hindi mangyayari? Naka-destiny na po talaga siya. Kung siya ang destination. Yes. Destiny talaga siya. Mm-hmm. Destiny para sa mga Pilipino. Ayan, so malapit na po ang halalan, ma'am. Oh, yes. Excited na kami. Excited na. Ayan. So parang nakikita ko nga po na malakas po si BBM talaga dito, ma'am. Talaga. Lahat nagmuturkid, lahat, masaya sila. Nung December po ata, no, ma'am? Nung November pa, napumunta sila sa Ikugao. Oo po. Ma'am, anong mga message nyo sa mga kalaban ni BBM? Last. Wala. Relax lang kayo. Taong bayan ang magsasabi. Ganon. Apo. Ma'am, ikaw, sa mga kay Yormes ko, kay Ma'am Lenny, kay Sir Manny Pacquiao, and Ping Lacson, mga kalaban po, ano pong advice nyo sa kanila? Lumaban kayo ng tatas. Ayun lang po. Maraming salamat po. Thank you po sa inyo. Walang siraan.